Marami ang pumupuri sa isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Pero sa gitna nito, napag-alaman na may mga plano pala na gumawa ng isla roon na bahagi ng isang reclamation project. Narito ang report. Naging inspirasyon na ng mga kanta, tula at artwork ang sikat na Manila Bay Sunset na natatanaw mula Bay Walk sa Rojas Boulevard. Pero kung matuloy ang isa sa 25 na pending na reclamation project, sa bahaging ito mismo tatambakan ng karagatan na may lawak na 318 hectares. Magiging malaking isla ito sa Manila Bay na matatawid sa pamamagitan ng tulay. Nagkasundo na ang Manila City Hall at Waterfront Manila Premier Development Corporation ni William Gatchalian sa reclamation project. May environmental compliance certificate na rin ito mula sa DENR. Pero sabi ng Philippine Reclamation Authority o PRA, hanggat walang DENR area clearance at NEDA approval, hindi mabibigyan ng notice to proceed. The sunset will still be there but can be viewed from a different vantage point. Makikita sa mapang ito kung saan balak magtambak mula Navotas hanggang Cavite. Halos 10,000 hektarya ng karagatan ang matatambakan kung ito'y matuloy. Tatlo ang malapit-lapit nang bigyan ng notice to proceed. Ang 650-hectare reclamation project ng Navotas City, 148 hectares ng Manila City, at ang 360-hectare project ng Pasay at SM Prime Holdings. Kinakalkula ho namin na sa income pa lang ng real property taxes, doon pa lang po sa lupa na gagawin, madadagdagan ng lungsod ng Maynila ng 14 billion pesos. Ang DENR naman, alam man ang posibleng negatibong epekto sa kalikasan ng reclamation, hindi naman matibay ang pagkontra rito. If you will talk about Manila Bay rehabilitation, of course hindi siya maganda. But if we will talk about the economic side of it, definitely the economic minds of this administration are trying to consider that. Maniniwala pa ako na makakapulyut yan kung halimbawa foreign or external material yung dinala mo sa mong pinantambak sa dagat. Pero dito sa Manila Bay, lahat yan, buhangin na nanggaling din sa Manila Bay ang ginamit. Ngayong araw, inilabas naman ang Executive Order No. 74. Sa pamamagitan nito, sasailalim na sa Office of the President ang PRA. Mula sa NEDA, ibinabalik din sa PRA ang kapangyarihang mag-aproba sa mga reclamation project. Eh, siguro, he feels na mas maganda pag under the Office of the President. Kasi pag under the Office of the President, mabilis ang takbo ng lahat ng ahensya ng gobyerno.